Welcome back sa ating programang Showbiz, Politics, at iba pa. Magandang hapon po, gabi na po sa inyong lahat. Nais ko lang kayong batiin ng advance Happy Valentine sa inyong lahat. Lalong-lalo na doon sa mga taong umiibig at nagmamahal. So, maligayang araw ng mga puso po sa inyo. Bukas. Ngayon pa lang po, binabati ko na kayo at tiyak na puno na naman ang mga hotel. Tumatawag sa atin. Tiyak na puno na naman yan. Sabi nga, may dindol bukas, pero yan may mga ganap sa Santa Mesa at sa Bagong Baryo. Sabay-sabay ba naman yan? Eh di uuga talaga ang lugar na yan. So ngayon po, ito po ay biro lang po natin ito na para mapangiti naman kayo sa gabing ito. Ang pag-uusapan natin, syempre pa, nakita nyo yung intro natin, Showbiz. Mainit na mainit ang talakayin ngayon patungkol dito sa ABS-CBN. Dahil observation lang po natin ito at ayon na rin ito doon sa mga nakakwentuhan natin sa kanto-kanto. Ayon sa kanila, kahit daw nagsalita na si Pangulong Duterte na ipasara nyo na yan o ipagbili nyo na yan, yung ABS-CBN na yan, mukhang hindi raw yata ito maipapasara. Kasi ayon naman kay Senador Tito Soto, kahit na walang prangkisa ay pwede pa daw mag-ere hanggang year 2022 ang nasabing istasyon o ang nasabing TV network. Kapag ka ganyan po, mukhang malabong may pasara ito. Samantala, kumilos po si Solicitor General Jose Calida at sinilip yata itong mga ang prangkisa o yung mga hindi dapat na ginagawa doon sa prangkisa ng ABS. So ito yata po yung dinala nila sa Supreme Court. At ang Supreme Court naman ay pinasasagot na ang ABS-CBN sa inihain na ito sa kanila ni Jose Calida. So yan po. At titingnan natin kung ano mangyayari pagka nasagot na ito ng nabanggit na TV network. So, yan po. Ewan lang natin kung ano mangyayari dyan. Mukha talagang disidido na maipasara ang nabanggit na himpilang ito. Pero alam nyo ba na ang empleyado pala ng ABS-CBN ay umaabot sa 11,000. So, napakarami po nyan. Kung sakali po na ito'y isasara, syempre pa, maraming bibig ang hindi makakain. So, mawawala ng hanap buhay ang mga ito. Pero, ano sa tingin nyo ba? Dapat ba itong ipasara? O dapat kasuhan na lamang ang nagkasala sa ating Pangulo dyan? O, huwag na lang daw idamay. Ayon doon sa iba, huwag na lang idamay yung mga maliliit na empleyado na naghahanap buhay lamang. So, kung may problema daw ang ating Pangulo sa nabanggit na TV network, dapat kung sino yung target niya, yun na lang daw ang kanyang kasuhan. So, sa isang banda po, kung titingnan natin, kung titingnan ko lang po, yung damdamin po bilang isang empleyado, yung damdamin ng mga yan, pero masakit po yan sa mga empleyado kung sakaling magsasara ang TV network, mawawalan nga sila ng hanap buhay. Paano kung may mga pinag-aaral yan, may mga maliliit na anak na binubuhay ang mga yan, hindi naman po ganong kabilis maghanap ng trabaho. So kaya po medyo hindi kagandahan kung sakali. Pero pakailan ba natin? Pero ang pakailan po namin dyan, syempre yung mga maliliit na manggagawa, yung mga artista, hindi natin pakikailaman yan. Unang-una, kayang-kaya naman nilang tumayo sa sarili nilang pa dahil may mga television pa naman dyan o istasyon na pwede nilang lipatan kung sakali. At maging sa pelikula,
hindi maano yan, hindi masisiro yan, lalo na itong si Cardo Dalisay ng Amprovinciano. So, hindi mawawala yung may mga pangalan na sa industriya ng showbiz. Ang mawawala lang po dyan ay yung mga nagsisimula pa lamang na maging artista, no? Yung nangangarap pa lamang na sumikat, eh may hirapan niyang makaangat. Alam naman natin na sabi nga nung iba, marami na raw natulungan ng istasyon na ito. Magmula dun sa mga pinagamot nila na bigyan ng tulong, medical. So, ewan lang natin kung ano mangyayari, pero Diyos pa rin po ang nakakaalam kung ano ang magiging kapalaran ng nabanggit na TV network. Pero para sa akin po, no, ito ay opinion ko lamang. Kung ang opinion po ninyo ay iba, pagpasensyahan nyo na yung aking opinion. Dahil para sa akin po, kasi ako nga, sabi ko, may damdamin po ako bilang manggagawa. Siyempre, titingnan ko po yung mga pwedeng maapektuhan kung sakaling ito ay magsara. So, pero yung malalaki dyan, yung malalaking negosyante na nandyan sa istasyon na yan, wala tayong pake dyan. Kasi unang-una, mabubuhay yan kung kahit na wala yung TV network na yan. At maging itong mga sikat na artista, buhay na buhay yan kahit wala na yung TV network yan. Yung maliliit na empleyado, ayun ang medyo mangangamba ng konti. So, hindi naman sila ganun kabilis para makahanap ng trabaho o paglipat sa ibang istasyon. So, yan po. E, napag-uusapan lang naman natin to, no? Kung kayo po may mga opinion din, ganun din po yun, no? Kanya-kanya po tayong opinion, no? Huwag nyo sanang masamay, no? Kung ito yung aking opinion, no? Dahil lumalagay lang din po ako doon sa damdamin ng isang manggagawa. Dahil sabi ko nga, ako po ay isang manggagawa din naman. So, yun po. Ano pa ba ang pag-uusapan namin? Ito, siyempre, showbiz pa rin tayo. Ang alam na alaman natin na si Jane De Leon, Jane De Leon ba ito? Yung gaganap na Darna. Itong gaganap na Darna. Ayon sa column ni Pete Ampolocchio na isinulat niya sa Bagong Sagad Tabloid, sa lahat daw ng Darna, itong si Jane De Leon ang hindi matulis ang ilong. Ewan ko ba sa pinagsusulat ni Pete Ampolocchio. Sabi niya, hindi na tulad ng mga dating Darna na matangos ang mga ilong. Hindi na katulad nito. Mukha raw pinitpit. Pinitpit na patulis. Piniga. Pinisil. Para maging matangos ang ilong nito. Kay Pete, pakailan ba natin dyan kung yan ay pango o nagparito ka ng ilong. Mahalaga, magampanan niyang mabuti ang papel na Darna. Pero sa tingin ko dyan, ano na yan eh. Kumbaga sa pagkain eh, napanis na yan. No? Matagal ng proyekto yan, napag-uusapan. Mukhang hindi na yan magkiklik. Ito yung opinion ko lamang. Mukhang hindi na yan kikita kung sakali. No? Pero sana, syempre, bilang nasa industriya pa rin, sana kumita naman. Ayang nga lang yan. Pero kung sakali magsarang ABS, tatamaan na yan. Nang bagay, Star Cinema yon. Pero kadikit pa rin ng ano yan, diba? Ng ABS. So, yan po. Ayan, babalik po kami. Magpapakita lang po kami ng commercial. Ang ipapakita po namin yung Isla Virginia 1. Abangan nyo po yung aming promo dyan sa Isla Virginia na pagbabakasyon sa darating na summer. So, yan po. No? Yan pong pagbabakasyon na yan, tatalakayin ko po yan sa aking YouTube channel. Doon po kayo may question ako ilalagay doon. Sagutin nyo lang yun. Napaka-easy lang naman yung question doon. At kapag kayo po ang nabunot, electronic raffle po ito, pagka kayo po ang nabunot, kayo po ay may libreng pagbabakasyon sa Isla Virginia 1 o kaya sa Isla Virginia Pantalan. Libre po yon. Doon kayo matutulog at syempre, doon na rin kayo mamamasyal sa paligid ng Baler Aurora. So, pero yan, ipakita natin kung gaano kaganda yung Isla Virginia 1 at Isla Virginia Pantalan. Thank you.
Balik tayo, balik tayo. Siyempre, usapang showbiz naman tayo ulit, no? Itong column naman, magmula sa column naman ni Abe Paulate na may titulong Sagarin Mo. Siyempre pa, sa Bagong Sagat Tabloid, kung saan ako po yung entertainment editor doon. Ayon sa kanyang balita, James Reid at Nadine Lustre, panay ang walwal. Akala ko ba break na itong dalawang ito, but panay ang walwal ng mga ito. May mga natutuwa, may mga naguguluhan, ang iba naman ay napapakamot na lamang ng kanilang ulo at sabay sabi sa sariling naisahan ako dun ah. So parang ang sinasabi nito ng ating columnist sa si Abe, eh parang ang naisahan daw ang mga tao dahil inihayag nitong dalawang ito na sila hiwalay na. Pero, eh, sino ba ang ginagago ng mga ito? Eh, samantala lagi raw sila nakikita ng ating mga reporter na kung saan-saan. At ito nga, patuloy ang kanilang pagwawalwal. Ang saitang walwal, eh, ito yung gumigimik. Oh, gumigimik o oh, nagpapakalasing ba ito? O chill, parang ganun. O... Oh. Pero itong ginamit na term ng ating reporter, panay daw ang walwal, no? Masaya ang mga tagahanga ng dalawang ito dahil nagkakasama pa rin ang kanilang mga idolo sa kabila ng sinasabing hiwalay na nga. May nalilito dahil hiwalay nga, pero mas lalo yatang dumami ang kanilang walwalan. Mula pagpasok ng taong 2020 ay panay ang lamyerda nila. Susme, nagpasabihan tuloy si James ng panayan na, James, asikasuin mo yung record label mo, wala ka bang napuproduce, puro ka walwal, sabi nung isang tagahanga nito. Sabi niya, asikasuin daw yung record label, no? De, puro walwal, wala tuloy nagagawang bagong album, itong si James, no? So, ito pa. Ang natalakan din si Nadine. Ano na Nadine, 2020 na. Kaya ka lang ba lumayas sa Biba para makamuelo ka sa pagsama-sama mo kay James? Tanong ng nanghihinayang na tagahanga. Imbis kasing magtrabaho, inuubos ang oras sa gimmick. Eh hayaan natin sila nag-i-enjoy doon eh. Hayaan natin gumimik yung mga yan. Tsaka una-una, hindi naman natin pera yung pinag-gimmick nila. Pera nila yan. Alam pa natin kung magpakalunod sila sa pagwawalwal ng mga ito. Pero yun na nga, syempre, eh parang nga nilang niloloko ang mga tagahanga nila dahil sinabi nga nilang hiwalay na, pero ito, patuloy pa rin sila magkasama. O kaya naman, maraming nadismaya. Ano daw ba ang talagang katotohanan sa kanilang pinagsasabi? Eh, sabi nga ni Abe, susme. Eh, bahala kayong dalawa. Ito pa, no? May mga balita pa tayo dito na ito namang si, ano, si balita naman ng ating kaibigan na si Pete Ampolocchio mula sa kanyang column na yari ka. Sabi ni Ampolocchio, kaya daw nayari. O, nayari daw itong ang programa ni Vice Ganda na Magandang Gabi Vice na maalam na yata, no? Dahil daw tinalo ito nila ano to, ng dalawang bading nakasabay ng programa nito si ano, Tekla at ano ba yun? Tekla at Takla. Tekla, ano, nakakalimutan ko. Sabi ni Pete Tampolocchio, Tekla. Ah, hindi kasi ako nanonood nito kaya hindi ako pamilyar. Ah, yung Bubay at Tekla. Kala ko Tekla at Takla eh. Yun daw ang laging dahilan para mawala ang magandang Gandang Gabi Vice na programa ni Vice Ganda sa na ABS-CBN. Oh. So, bumagsak daw yata ang ano nito. Ang, sa madaling salita, yung pagiging pinagsasabi na number one ay para yatang hindi na totoo dahil nalagpasan siya nung Bubay at Tekla. O, ganun, no? So, ayan. Ayan ang kwento ni, ano, ni Pete Ampolocchio sa kanyang column na Yari Ka!
Ngayon naman, itong column naman ni Jay Orencia, siyempre pa sa ating bagong sagad tabloid, may entrata, inaming lagi na lang silang magkaaway ni Edward Barber. Oh, magkaaway. Ito pang dalawang itong lagi magkaaway pero lagi magkadikit. Kasi na, kumbaga, natanong itong si Maymay ni Ruby Domingo na mag-guest sila sa ASAP na kung nag-aaway din ba silang dalawa ng kalab team niyang si Edward Barber. Ang tinanong po nito si Maymay. Ang sagot naman ni Maymay, lagi po kaming nag-aaway pero ang importante doon ay kami pa rin. Yan ang sagot ni Maymay kung iintinding mabuti ang kanyang mga sinabi, lalo na yung katagawang kami pa rin ay nangangalugan na may relasyon sila. Eh, Diyos ko, kailangan pa ba naman nating anuhin yan? Halata naman eh. Kung lagi nag-aaway, pakailan pa natin dyan? Mag-aaway na lang kayo hanggat gusto nyo. Ba't di kaya magsuntukan na lang kayo, no? Ito naman. Ito yung napag-ano lang. Medyo dinadagdagan lang natin ng konti. Pero para maging ano naman. Ito mo naman mula sa column ni Chikadora ni Ador Saluta. Siyempre pa sa ating bagong sagad tabloid. Si Solicitor General Jose Calida. Ayon sa kanya, kontrabida sa mga artista sa ABS-CBN. O bakit kaya? Buhos pa rin ang minsay ng suporta ng ilang kapamilya stars sa ABS-CBN sa gitna ng petisyon na inihain ng Solicitor General na si Jose Calida sa Supreme Court nitong nagdaang February 10. Sa pamagitan ng kanilang social media account, ibinahagi ni na Vice Ganda Kim Chu, Ann Cortez ang salubuin nila na naging hakbang ng mga abogado ng gobyerno laban sa broadcast giant. Pahayag ni Vice sa kanyang official Facebook account, ikinalulungkot ng higit ang nakararaming Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo kung isasara ang ABS-CBN. May hashtag pa siyang no to ABS-CBN shutdown. Sinigundahan naman ito ng isa pang bida ng nabanggit na istasyon na si Kim Chu. Ayon sa pahayag nito, ilang taon nang nagbibigay saya, ligaya, inspirasyon, tulong, malasakit, pagmamahal, kaalaman at marami pang iba saan ka man sa mundo. Hashtag in the service of the Filipino. Ayan naman ang kanyang sinabi. Si Ann naman, nakasalukuyang nasa Australia at malapit ng manganak, ay binahagi sa kanyang Instagram stories ang official statement ng ABS-CBN ukol sa reklamong kinakaharap ng network. Isa pa ang ibinahagi ni Ann sa kanyang IG stories ang slogan ng ABS-CBN na in the service of the Filipino. Nilagyan din ito ni Ann ng 3 heart at caption na always naging emotional din ang king of talk na si Boy Abunda sa mga kaganapang ito. Sa live episode ng Tonight with Boy Abunda, kinagabihan maluhaluhang nagkwento si Boy tungkol sa kanyang ina na noong nabubuhay pa ito. Pumanaw ang ina ni Boy. Pumanaw daw yung ina ni Boy. Ano ba itong manaiba yata? Pag tinanong ako ng nanay ko tuwing napapabalita ang problema sa prangkisa ng ABS, tinatanong pala ito nung nanay ni Boy Abunda, nung nabubuhay pa, tinatanong daw si Boy Abunda, nung kanyang ina, patungkol doon sa problema ang kinakaharap na ABS-CBN patungkol sa prangkisa. Ayon nga kay Boy, nagtrabaho siya dito ng mahigit sa 20 taon. Sinasabi daw ng nanay ni Boy, sana huwag ipasara ang ABS kasi kapag wala ka sa bahay, ito ang kasama ko at alam kong nariyan ka. Ayon, sinabi niya ito. So, yan po, no? Marami pa tayong nabasang hinanakit.
inanakit ng mga ano ng mga artistang nandito sa TV network na pinag-uusapan natin. Kung ano pa yan, babalikan din natin yan, no? Ito, ito naman, alam nyo ba na si Father Suarez, yung healing priest, no? Siya yung sinasabing may mapagpalang kamay na nagpapagaling. Isang pare po ito, eh, inatake nung habang naglalaro ng tennis, no? Sa isang lugar dyan sa, ano, inatake sa puso at agad nga na ikinamatay nito. Hindi na ito umabot sa ospital. Alam nyo ba na ginagawa palang pelikula ang buhay nito? Kung baga, life story ito ni ano, nung paring binabanggit natin, no? Na si Father Suarez. Kasalukuyang ginagawa yung kanyang kwento o kanyang yung pelikula na dinirek ni Joe Bentan, na ito rin lang nag-produce si Mr. Joe Bentano, ang kaibigan nating director na nakasama ko sa panulat nung mga nakarang buhay pa ang mga comics, at kasama ko rin naging editor ito. Ngayon eh, director na nga si Joe Bentan. Kasalukuyang ginagawa niya at siya yung director nung life story ni Father Suarez. Pero ayun na nga, ang masakit, hindi pa man natatapos yung pelikula, ibinawian na ng buhay ang pare, no? Maganda ang kwento nitong si Father, eh, no? Maganda ang kwento nito, kaya siguro naisipan na mag-produce o i-produce ni Joventan ang buhay nito, ang life story nito, para makapagbigay inspirasyon sa mga mamayang Pilipino. So, pero yun na nga, hindi na napanood nung pare ang kanyang sariling kasaysayan, at malamang sa kwento ng nito ay sasama na sa yung pagkanyang pagyao. Malamang idudugtong yan ni Derek Joventan yung pagyao ng nabanggit na pare. So yan po, marami pa tayong balita na tatalakayin sa ating pagbabalik. Ngayon po ay pakikita muna natin itong isang commercial namin, isang sponsor namin na King Albert Life Plan, no? Maging handa sa kinabukasan dahil lahat naman tayo patungo doon. Kaya kung kayo ay nandyan sa Pangasinan, particular sa Bani, mag-member na po kayo dyan sa King Albert Life Plan. Sige, pakita mo na. Ito pong King Albert Memorial Care ay nag-start po siya September 18, 2015. Para sa mga mahirap na walang pira na gusto nilang pumasok dito, ito po ay 5 years to pay. Ito, na ito po ay pwede sa 21 years old hanggang sa matanda, pwede po dito papasok. Pwede pong transferable, assignable, kung sinong gusto ng mga kukuha, kung gusto nilang i-transfer yung kanilang plano. Dito sa King Albert Memorial Care po, kung halimbawa nakahulog ka na ng isang taon, the second year na wala ka pang pangbayad, hindi mapuporfit po yung hinulog mo na 1 year. Nandyan po yan, nakadeposit po yung perang hinulog. Hindi kagaya sa na kung hindi ka nakabayad ng 3-4 na buwan, yung hinulog mo na isang taon, wala na po, mapuporfit na yon. Kaya dito sa King Albert,
maski nakakahulog ka ng 3 taon, hindi ka nakabayad sa pang-4 na taon, nandiyan pa yung pirang hinulog po ng ating mga members po. Itong main office po, parang 4-5 po itong sa main office, bali 4 po yung branches na. Saan lugar po yung mga yun? Dito sa Kwan po, Balawan La Union, saka sa Gemba, Tarlac-Tarlac, at saka Paniki, at saka mayroon pa yata sa Bilyasis. Pangasinan po, Bilyasis. Opo. Balik tayo. Ito, bago tayo mag-showbiz balita ulit, ito, nais ko lang shoutout o batiin itong mga sumusubaybay sa atin. Fidel Haldos, kabatchmate ko to. Hindi ko lang, nung last Saturday, mayroon kaming reunion, no? So, hindi ko lang alam itong si Fidel Haldos, hindi ko yata napansin. Para hindi kita napansin doon. Baka naman na dahil late akong dumating, baka naman nakauwi ka na. Ito naman si Kate Lee. Sabi niya, "Hello sir, happy Valentine." Siyempre pa, happy Valentine din sa'yo, Miss Kate Lee. Ito, sa dati kong kasamaan sa comic, si Nar Castro. Ito si Nar Castro, magaling na illustrator. Ito naman si Lilia Angeles Rocamura, Ambreta Bali, Lian Cortez, happy Valentine's po. Ganon din sa'yo, Miss Lian, happy Valentine po. Mark Arier Ordiliano, hello po. Pa-shoutout po ng Marinduquenos at lahi ni Imo Rodel, especially Pibidal and Ordinalio family. Maraming maapektuhan. Ito, may komento siya tungkol doon sa sinabi natin kanina. Sabi niya, maraming maapektuhan yung malilit lang ang kawawa. Dapat siguraduhin ng istasyon na kahit magsara sila, ay mabibigyan pa sila ng project ng ibang malilit kasi hindi naman kasalanan nila yon, ang kasalanan ng nagmamanage. So, ayun po, according dito po kay Mark Ariel, no? So, yun yung opinion niya. Si Pals Mimea, magandang gabi po. Nancy Margate ng Hong Kong, magandang gabi ma'am. Ayun po, yung tungkol doon sa kasal ng inyong anak, kaya aking nasagot na yan, no? Alembrak Sinedrak Goyal, Don Alfonso Moore, Joe Abuche, San Lojeño. So, yan po. Ngayon, pag-usapan naman natin itong si Ivana Alawi. Itong aking assistant dito, si Ivana Alawi ba? Idol mo yan. sabi niya, hindi sumasagot eh. Pero pangiti-ngiti, mukhang idol niya rin ito. Sino ba namang lalaki ang hindi iiduluhin ang maganda at sexy si Ivana Alawi? Ngayon po, kapamilya na ito. Kapamilya na dahil kamakailan. Dati, salimpusa lang ito sa ABS-CBN eh. Kumbaga, pang-background lang doon sa mga programa nila na basta na lang dinadampot at pinagaganap na isang karakter na basta-basta. Pero ngayon, ay mukhang mabibigyan na siya ng magandang proyekto dahil hindi na siya salimpusa. Dahil nga, siya ay kapamilya na. Pumirma na ng kontrata ang nabanggit na sexy actress. At magkakaroon na siya ng kanyang yung kanyang upcoming kapamilya series na Ligaya. So, panoorin po ninyo ito. Malapit na ito.
kung hindi magsasara ang ABS. Itong ligaya o ang kanyang itong ligaya ni Ivana Alawi. Yan. Nakapag-subscribe ko pa rito, kaibigan. Oo, tamo, nakapag-subscribe daw siya kay sa YouTube channel ni Ivana Alawi. Anong una, nung ako, pinanood ko ito eh. Pinanood ko rin ito eh, yung kanyang channel. No? Nung una, akala ko anak niya yung kasama, hindi pala kapatid pala yun. So, akala ko may anak na itong babaeng ito. Nagulat ako dahil medyo dalagita lang yung batang kasama-kasama niya ron. Eh. Yung pala kapatid niya. So, yan po. Ngayon, yun. Balik tayo. Mabibigyan na siya ng proyekto at ito nga yung ligaya. Tinatanong ngayon siya kung sino ang gustong-gusto niya makapareha sa Kapamilya Network. Siyempre pa, ang pinapangarap niya raw ay itong si Coco Martin. Pero hindi na siya pwedeng isama doon sa probinsyano dahil nag-guest na yan doon eh. Kaya hindi ka na makakabalik sa bang probinsyano. Pinatay ka na doon, di ba? Dahil doon sa naging kapareha ito ni Eddie Garcia doon sa ang probinsyano nung kasalukuyang nag-guest siya doon. Doon ko nga unang napanood to eh. O, ano ba ang iba nating balita? Ito naman, sabi ni Abe Paulate, kutis ni Catriona Gray sa magazine cover, magkakaiba. O, paano naman naging magkakaiba yun? Alam niyo po kasi, sa mga hindi nakakalam, no, ito eh, alam na alam ito ng iba, yung Photoshop. Yan, o. Siyempre, kami, nung nasa magazine pa ako, pag gumagawa kami ng cover ng aming magazine, pinapo-photoshop namin yan, na pinagaganda namin yung itsura ng artista, yung cover namin, no? Yung subject doon sa anong yun, pinagaganda namin talaga. Siyempre, para maging attractive doon sa bibili ng magazine. Pero itong sinasabi ng ating columnist na si Abe Paulate, doon daw sa isang cover magazine, kung saan nga, ang naging pabalat dito ay si Catriona Gray, ang dating Miss Universe. Pero ang pinagtataka niya raw ay bakit hindi raw pantay ang kutis nito. Pinunado ito ng mga netizen, no? Bilang pabalat sa isang fashion magazine. May nagsabi na parang syonga. Ano syonga? Syonga ang nag-approve ng litrato dahil ultimo ang pangalan ng babasein ay natakpan ng mukha ni Catriona. Kaya hindi mo alam kung anong pangalan nito. Sa totoo po, no, hindi naman sa nagmamagaling tayo. Kasi sa pagka may hawak ang magazine, kapag nag-cover ka ng magazine, number one po kasi na huwag tatakpan yung cover. Halimbawa, itong nakikita nyo yung ganyan. No? Halimbawa, ito yung cover nung, nakita nyo, yung showbiz sa likod ko. Yung background kong showbiz. Halimbawa, kuha ko yung cover dyan, kang ganito, position ko, okay lang na ganyan, na nakatakip yung ulo ko doon sa letter O. Pero kung babasahin mo, buo pa rin. Pero kung tatakpan mo na ng buo yan, hindi na nga ma-recognize kung anong babasahin yun. Pero kung sakaling ikaw naman ay laging bumibili ng ganong babasahin, forma pa lang po ng cover niyan, kahit na wala na yung logo, ay tiyak, alam mo kung anong babasahin niyan. Pero doon sa mga bago pa lang nabibili, syempre, magtatanong sila ano bang babasahin nito. So, ganun po. So, ayon nga kay Abby Paulate, at ayon daw doon sa mga nagkomento sa social media, hindi pantay yung kutis, no? O yung kulay ng kutis ni Catriona. Alimbang hindi pantay dito, yung ito nga, pinuna ang picture ni Catriona Gray kung saan nakatayo ito na nakaliyad ng konti. May background na swimming pool sa likod at may titulong anto, hindi ko mabasa. Swabe ang pagkaka-edit ng mga hita hanggang sa dibdib. Lutang ang kaputian ng kanyang balat at nakalitaw pa. O, huwag na natin kung ano yung nakalitaw pa. Yun nga, lamang pagdating sa upper part, medyo umitim ang kanyang mukha. Siguro dahil sa blast on, pwedeng patawarin. Ang walang kapatawaran ay ang kahabaan ng kamay niya na may kaitiman. Iba ang kulay sa dibdib at legs niya. Kapuna-puna na hindi maayos ang pagkaka-edit ng braso niya. Medyo namimintog pa. Ang hirap po talaga. Pagka mayroong social media, marami talagang manlalait yan. Ay nako. Kahit na ako po dyan sa
aking ano eh, aking YouTube channel. Abay, may wala naman akong sinasabing masama doon sa aking mga itinuturo. Akaray mong magmura doon, magkomento ng minumura pa ako. Eh, sagutin ko din, syempre, ayaw ko naman lang minumura. Eh, syempre, sumagot ako na salamat po at ibinabalik ko sa iyo ang iyong sinabi. So, ganun lang ang naging komento natin doon. Sa, ano, normal na lang sa, ayan, no, magkomento yung mga nakakakita niya, particular sa social media. Eh, may kalayaan ho talaga ang bawat isa sa atin. Kahit na durug-durugin na tayo niyan sa panlalait, eh, wala tayong magagawa dahil hindi naman natin sila kilala. Eh. Yung iba kasi dyan, eh, nagpapanggap lamang. Oh. Pag sinurge mo yung nagkomentong yan, minsan walang muka eh. O kaya may mukha ng leon, may mukha ng aso, mga ganun makikita mo. So, kaya hayaan na lang po. Diyan kasi, kapag nagpa-apekto ka sa nagkokomento, ay ikaw ang talo. Kasi yung mga yan, kung wari may nabasa sila o may napanood sila, mangasar lang ba, magkokomento yan, itatype yung kanilang comment, after nun, aalis na dyan. Kung ikaw naman makakabasa nito sa komento niya, maapektuhan ka, ikaw ang talo. Pero yun, naku, hindi niya nababalikan yun kung ano man yung sinabi niya. So, ganun po, ano, normal na lang yan na magkaroon ng, eh, sa tingin ko, hindi naman siguro na hindi magaling yung editor, no, yung nag-edit. Baka naman may ano lang, may naging problema lang, no, sa ganun. So, kaya hindi gaanong napansin. Ano pa ba ito? Maika Garuspe. Sino itong Maika Garuspe? Sinulat ni Abe, no, sabi niya, pumirma na ng distribution deal sa JMA Music. Itong si Maika o Mika Garuspe. Parte ng JMA Music, The Class Season 1, alumna na si Mika Garuspe matapos niyang pumirma na exclusive contract nitong February 7. Sa pagpapalapit na araw ng mga puso, ilulunsad si Maika ang kanyang kauna-unahang single na may titulong Mahal Paalam Na. Isinulat ni Diane De Mesa, ito ay inialay daw niya para sa mga nasawi sa pag-ibig. O, tama-tama pala itong music ni Mika Garuspe. Ito ay inialay niya, nakatakdang i-release ito ng JMA Music ngayong February 15 sa Apple Music, Spotify, YouTube Music at iba pang digital platforms worldwide. Ayan po, pwede niyong ano yan. Ang music video naman nito ay ipapalabas din ng alas 4 ng hapon sa February 15 sa Facebook page at sa YouTube channel ng JMA Music. O kaya kung kayo tagahanga nito ni Maika o Mika Garuspe, panoorin po niyan. February 15, itatanghal ang kanyang music video. So, yan po. O yan, Abe, nasabi ko na. Ito naman syempre, yung ibabalita ko ito, yung aking kaibigan na si Princess Cadabona. May pelikula na at ang kaibigan ko itong bidang-bida na ito, si Princess Cadabona at ang kanyang mga kapartner, ay hindi ang kaibigan kong si Ras Jusen, kundi si William Chu ang kanyang mga katambal. Handang-handa na ang magandang TV host, actress, columnist, model na si Princess Cadabona para sa kanyang gagawing pelikula Under Sparkling Stars Production. Habang hindi pa nagsisimula ang shooting, ay tuloy-tuloy ang kanyang pag-workout bilang paghahanda. Excited na din ang CEO na si Mr. Jaime Schobert de la Cruz. Gayun din ang magiging director nito sa pelikula na si Direk Jose Marquez Mateo. Makakatambal ni Princess sa movie ang isang TV host, actor, endorser na si William Chu. Paniguradong maraming kikiligin sa tambalan ng dalawa. Bukod sa indie film, ay abala si Princess sa pagre-record ng radio drama na mapapakinggan siyempre araw-araw sa radio drama ng DCRH, ang kalendaryo ni Aling Terya, tuwing alas 12:30, kung saan siya ang gumaganap na Iya Quinto at ang boses ng batang babae na si Barbie. O, akala mo, dalawang boses ang ginamit niya rito.
Regular din siyang mapapanood bilang co-host ni Morley Aliño kasama siyempre ang kanyang partner na si Russ Jusen tuwing Sabado ng gabi na may titulong ang gabi ng mga bading dyan sa DCRH. Mapapanood nyo po yan. At syempre pa, columnist ko rin po yan sa Bagong Sagad Tabloid. So, ayan. Magpapakita muna tayo ng, nagbe-break lang ako ng konti, no? Pakita ko lang yung nalalapit na rin namin Drama TV. Pakita mo nga. Pakita mo yung Drama TV. Pasensya na po kung hindi ko kayo nasasagot. Pasensya na po. Ito, no, yung... Ano pa ba itong balita natin dito? Ito nga, yung column niya noon. Dahil lang maikli palang ilong, yung pagkakasabi niya. Ito, mukhang ano, mukhang... Ang alam naman natin na napapabalita na ikakasal na itong si Sara Jeronimo at Mateo Gudacelli sa darating na March 14. Pero mukhang mapupurnala pa yata dahil na aksidente itong si Mateo sa kanyang training sa para sa kanyang pelikulang Pedro Penduko. So nagkaroon ng aksidente. Kasalukuyan nagpapahinga raw ito. Alam nyo ba na ang may kasabihan ng matatanda na kapag ka malapit ka ng ikasal, eh dapat daw eh ingat-ingat dahil malapit ka sa disgrasya. Kaya para kay Mateo at kay Sara, eh ingat-ingat muna. Ito nga, napag-usapan natin ito si Sara Jeronimo. Bukas po, may concert yan dyan sa Araneta Coliseum at makakasama niya si Regine Velasquez. No? Bali dalawang araw yata yan ang concert niya. February 14 at February 15. So, okay. Sa tiyang ano po, kung gusto nyo pang umabol manood, eh mukhang wala ng ticket, no? Yung concert na yan. Mahaba pa ba oras natin? 13 minutes. 13 minutes na lang. Papakita muna natin yung music video na kinumpaw sa aming boss na si Ma'am Violeta Franklin, ang Kay Sarap Mong Magmahal. Panoorin niyo po ang magandang music na ito. Problema ko.
Ang loob ko, pinalalakas lang ng iyong lambing. Marinig ko lang ang boses, ang boses maapaw sa tuwa ang aking puso. At sana'y lagi tayong magkasama. Welcome back. Chine-check ko lang kung ano yung pag-usapan na natin, no? Dahil na meron lang tayong 10 minutes. Pag-usapan natin yung tungkol sa ano, sa pungsoy. Iwanan muna natin yung showbiz at politics. So, dito muna tayo. Kasi ito, may nagtanong sa akin yung bahay daw na kanilang binigay sa kanila ng kanilang mga magulang lumang luma na, pero syempre maganda pa raw yung bahay bagamat luma. Simula doon sila lumipat doon, marami silang napapansin na nakakaiba. Ayon dito sa nagpadala ng mensahe sa atin, ito ang kwento niya. Sana daw talakayin natin ito. Ang kwento niya rito, marami raw sila, lalo na yung kanyang anak, marami silang nakakita na parang mga anino, o kahit na siya, may napapansin siya. Ano daw ba ang gagawin, no, kapag ka ganun? Kasi
parang mayroon daw kasama silang ibang tao dun sa bahay na yon. Eh, para kay Mrs. ano, Rodriguez, so, wag ko na lang daw banggitin pa yung pangalan niya. Sabi ni Mrs. Rodriguez, so yun daw, eh, nanghinayang naman sila sa bahay dahil malapit din naman ito sa city. Eh, medyo ano daw, medyo yun na nga, marami silang nakikita nakakaiba sa tahanan na yon. Ang gusto niya, paano mapapalis yung mga nakikita doon? Eh, ma'am, ano po yan eh? Hindi po ganun kabilis para ho yan paalisin, no? Kailangan po nating masuri ang inyong tahanan upang makita natin kung anong klaseng elemento yung nandiyo dyan. Pero kung may mga negative element po yan, kailangan nating paalisin. Pero sabi nyo nga, eh, nakikita ninyo, kung hindi naman nananakit at wala namang nangyayari sa inyo, baka okay lang yan. Ngayon, kung gusto nyo talagang mapalis yan o mapatigil, huwag na natin palisin, mapatigil lang yung mga pagpapakita nila, may gagawin po tayong ritual dyan, no, sa loob ng inyong tahanan. Eh, sabihan nyo lang po ako at ako'y pupunta dyan. Medyo malayo kayo eh, no? Yun po, yung nag-invite po sa akin sa Tacloban City at dyan sa Davao, ganun din dyan sa Cebu. Pag paumaninan nyo po, ganun din po sa Palawan. Hindi po ako pupunta muna sa inyong lugar, no? Bali, naka-schedule tayo dyan itong month na ito ng February. Dahil po dyan sa, medyo nag-iingat din po tayo dyan sa coronavirus na baka makasalubong natin sa airport yan. Kaya kinansela po muna natin ito. Baka po mga March to April na po tayo tutuloy dyan sa Davao, dyan sa Tacloban, dyan sa Cebu at dyan sa Palawan. No? Sa, ganun. So, sana po sa panahon na yon ay wala na yung virus na yan. No? So yan po. Pagdasal po natin na mawala yan. Ang, ngayon po, ang ano po ba itong papaksay natin about Feng Shui? So yan po, no? Yung sinagot ko lang yung tungkol doon sa ano. Ito, na kung naniniwala daw po ba tayo sa tinatawag na duwende? Hindi pa ako nakakita ng duwende. Pero, ayun sa, ito kasi, sabi niya rito, tuwi daw na nagkakasakit yung kanyang anak. Pag pinatawas niya, may lumitaw na duwende at kapre doon sa pinatatawas niya. Doon sa albularyo. Eh, ayoko pong magkomento sa ganyan, ma'am. Eh, siguro po, baka naman, tanong nyo lang po doon sa albularyo. Ayoko kasi magkomento sa ganyan. Eh, baka sabihin naman nila, ako po eh, nagsasalita ng hindi ayon sa kanila. So, yan po, no? So, pero kung ako tatanungin nyo, hindi 100% na ako'y naniniwala sa mga ganyan. No? Although may mga nababasa ako na patungkol dyan. Ano nga po pala, panoorin nyo po yung aking YouTube channel na itype nyo lang sa YouTube yung name ko, Shalir Haila. Subscribe lang po kayo, nandyan din po sa ilalim ng screen yung pangalan ko, paano kayo mag-subscribe. So yun po, at ihabol ko lang itong mga ito, hindi ko pala nabati itong nanood sa atin, no? Ihabol ko lang bago tayo magtapos. Si salamat sa panonood po, Sandra Abraham, Marina Javier Moral, maraming salamat. Goltiano, Nena, Iceburn, Ria Lubit, magaling po na singer ang batang ito. Jane Cadiate, Agay Reyes, na nanunod, kasadukuyang nasa Negros Oriental. Ay ma'am, nasa Pilipinas na po pala kayo dati tuwing manunod kayo, nasa Saudi kayo. Kay Ma'am Rose Caragos, sige ma'am, papasya lang ko po yung inyong pwesto. Vicky Bayarcal Tumaguenglarete, Biato Huyaune, Remy Rosales, Robert Bocog Alon, Elsie Bolbis, kasalukuyang nasa Hong Kong siya. Salamat na kayo po yung nanood. Rica Montano Aban, Onyo Jaba Calino, Violi Bautista, Anne Bersosa, Rosalinda Cruz P. Antaso, Jocelyn Poras,
Maraming salamat po sa panonood nyo. At sabi ko nga po, kung kayo mahilig magbasa ng tabloid, lagi nyo subaybayan ng, o lagi kayong bumili ng Bagong Sagad Tabloid at Kadyo Tabloid. Ako po yung editor doon sa Bagong Sagad Tabloid, yung entertainment section nila. At may mga column din po ako sa dalawang diaryong nabanggit. At syempre pa, ang Police Files Tonight na columnist din po ako dyan. So yan po, yung tatlong diaryo, pwede nyo pong bilhin yan. At syempre pa, siksik din po yan sa balitang nagaganap sa ating kapaligiran. O syempre, lagi ko nga sinasabi na subaybayan nyo ang aking YouTube channel at maraming salamat sa mga nagsusubscribe. At bago tayo magtapos, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at ilalapit ka sa magandang biyaya. So hanggang sa susunod na linggo po, ang inyo pong lingkod, si Shalir Haila mula sa Franklin Entertainment Net Radio. Thank you.